Wendy's and The Armory. Sakto-sakto, Civil War Season 7. Yes. Lumabas yung teaser, so jerseys are also up. So if you want to check it out, available yan sa ating page, The Armory. And Shopee. Like nyo lang yung page. Shopee and also page. Sa Shopee. Check nyo rin. Mas madaling umorder sa Shopee, guys. And yun na nga, abangan nyo rin yung Season 7 ng Civil War natin dahil marami tayong mga guests na player dyan, mga celebrities like Eri Niman, yung mga pro players natin dyan from different Tier 1 teams dito sa Southeast Asia. Yung mga Pinoy na Tier 1 players makakasama natin dyan for Civil War. So, like nyo na and follow yung Lupon Civil War na page para ma-update kayo kung kailan yung mga schedule natin ng games or kung kailan magsa-start. Pero looking at the draft dito, mukhang nag-iba na ng first two picks yung Galaxy Racers. And this time, binan na nila yung Grimmstroke kasi sobrang dami talagang nagagawa ng Grimmstroke eh. Well, Grimmstroke naman, as long as available yan, masok talaga gamitin yun yan. Oo. Oh, dahil isa sa mga malalakas yan eh. Pero I think dito kung magpipinix center sila pwede, pero mag-hoodwink sila. So Phoenix 5, Phoenix 5 hoodwink Porto. Posibleng corner yan. Ngayon lang ba? May nag-pick ng hoodwink sa competitive or meron na? I'm not really sure. So correct me if I'm wrong, guys. Pero ako kasi personally ngayon ko palang makita tong si hoodwink dito sa professional scene. And tingnan natin kung gagana to, no? Sobrang likot na support. And flexi pick pa rin kasi to eh. Pwede siyang i-offlane and pwede rin siyang i-support. For hoodwink sa NA and Europe, ginagamit yan. Pero dito, hindi pa ata. Especially sa lower division. Oo. Parang ngayon ko lang kasi ito napanood eh. Yes. Sa NA daw meron, pero dito sa region natin parang bihira or wala pa. Okay. Yan, sa EU daw, OG pick. Lower division, hoodwink, hindi pa nagagamit. Ayan. Sa upper division naman, for upper division, hoodwink, 10 seconds nagamit na. Nag-hoodwink. Ay, hindi pa rin nagagamit dito sa C. Pero tulad ng sinabi ko kanina, Europe and the NA, nagagamit naman yung hoodwink. So, no surprise for that. And, pwede mag-position form yan. And, pwede rin na mag-ano. Position 4 and 4. 10 seconds remaining. Sakit din kasi ng damage yung ultimate niya, di ba? Merong burst. Pero, dodgeable. Di ba? Hindi siya sure skill na tatama. So, tignan natin. Ayan, madalas daw sa EU and region, pero madalas talo yung gumagamit. Yun lang. Yeah, shoutout sa inyo dyan, ito, guys. Kay Honey John, JJ Eludo, JR Villamil, kay Moho Mar. Thank you, guys, sa pagsagot. Mm-hmm. And habang inaantay natin yung fourth pick para ma-analyze natin, since sabi ko nga kanina, we already have a teaser. Kung hindi nyo na pa napapanood, pwede natin ipasok yan ngayon. And direct, let's go. Na ulit lang. So, ayun. Dahil sa teaser ha, mga sir, for the Civil War Season 7. Ayan. Again, shoutouts to Juan Franco yung gumagawa ng video natin. Natawa pa natin yan from Lupon. Lupet. Kahit mo yan.
Ay, Boboy, magaling gumawa ng ng Beatles yan. Shout out kay Juan Franco. Yan. So, yun nga, sabi nga namin kanina. Juan Franco. Para maano kayo, inform kayo dyan sa Civil War. Make sure na i-like nyo po ang Civil War page. Ayan, so, kita-kits tayo dyan. So, after mo yan, sakto-sakto, after yan ng, ano, ng week 6 ng DPC. Yes. May date na eh, May 25 guys, mark your calendars. And kaya May 25 kasi for sure magkakaroon pa tayo ng mga tiebreakers in the upcoming days. After May 20 yung last na game natin for DPC, pero yun na nga, mga May 21 onwards, dun magaganap yung mga tiebreakers for our region. So kaya May 25 pa yung date ng Civil War. Pero abangan nyo yan guys and support your favorite Civil War team. Yan. And then let's head back into the draft. Civil War, wala hindi, po. Hindi pwede. Tsaka hindi natin dudungin, ano, baka madungisan yung tournament. Baka sabi, pag bumit kayo doon, baka mamaya pagbintangan nyo yung mga players na ano eh. Hingilin nyo pa naman magta-type, na ano. Sabihin nyo, luto. Pag hindi yan, ano, kung ano-ano, mamaya madungisan yung magandang tournament natin, di ba? So, might as well yan, tamang decision, wala yan dyan. So, eto na. Yes. Storm Spirit and DP. Oo. Yung DP rito. Siguro offline Dead Prophet to. Kinagawa din naman yun ng mga teams, no? Kasi si Dead Prophet, kailangan lang naman niya dito magstay sa lane, eh. And if ever may exo siya, di ba, they can attempt for a tower push. Pero goods pa rin naman, DP and Storm Spirit. Yun nga lang, medyo kulang pa sila dito sa AOE lockdown. Lalo na yung panghuli talaga nila dito kay AM. Kasi 496 talagang kinounter out na agad nila yung Storm Spirit dito with this AM pick. And so far, fourth pick itong AM. Ito nga yun, sinasabi mo, wala pong panghuli. Silence, yes, pero parang hindi pa ganun ka-enough eh. Galaxy Racers, kailangan pa nila dito ng isa pang hero na may sure na lockdown for this AM. Yan, naban na din kasi yung Doom eh. Magandang pick dito. Possible offlane for 496. 10 seconds remaining. Kayo binabarang niyo yung ano ha. Binabarang niyo yung hoodwink pick ha. Sabi ni Miles Tito, nag AM kaso may hoodwink o totalo daw. The curse. Huwag kayong ganyan guys, samahan nyo kay hoodwink. Pero 496, they have this tiny pick, very adjustable pa. Might be hoodwink or tiny mid or tiny anchor dito, pero Tidehunter, okay. Support Hoodwink nga to. Mid lane tiny. Support Hoodwink lang. Mas magandang support yan. And wala kasing tama lang din yung Tidehunter pick. Tidehunter for Mars is a good pick for 496. Di ko, nasan ba yung Mars? Naban pala yung Mars. Nalaring doon. Wala kasing magpo-protect doon sa egg. And Tidehunter, mas okay. Plus, alam naman natin yung lakas ng Tidehunter. Diba? Aggressive yun eh. Papasok yung Storm Spirit yun eh. Ganda ng draft papasok, ng, ano, papasok ng 496. Yun, eh. Oo, pero tingnan natin yung last pick ng Galaxy Racers dito. Carry na lang ni In Your Dream yung kulang. Kailangan kasi nila ng carry dito or ano eh, hero Lord. Talaga na may lockdown. Lord. Pero Slark, okay yun na. Sinasabi natin lockdown if ever nga naman na kumagat yung pounds ni Slark dito. Kaya nilang mahuli. Plus may follow-up ng silence dito for Anti-Mage maganda. Habang wala pa siyang Manta style. So, tingnan natin, pero ako, so far, gusto ko yung draft ng 496. So, 496. De, feeling ko, Galaxy Racer pa rin to. Parang much better pick yung, ano, yung Slark ngayon. Ang problema mo lang naman sa Slark, yung itemization yan eh. Kung, pag nag-echo sa Iberto, wala na, mahirapan sila rito kasi yung Echo Saber, ang pubgate kasi yun eh. Tsaka dead end item kasi yun eh, wala nang upgrade yun eh. So might as well go for, pwede siya mag-defuse at blade dito para kung makasabayan big kasi sila dyan yung Anti-Mage. Pwede sila, pareho silang makakaubusan ng mana. And mana is a must para dyan kay Anti-Mage dahil pag walang mana, wala namang blink yan eh. Yung lakas niyan eh, diba? Tsaka mapipigilan yan pag nag-3 AM na. So I think mas gusto ko yung ano ng Galaxy Racer dito. Plus mabilis silang makaka in terms of pick ups. Since meron silang Storm Spirit yes. na makabilis na makaka-jump in kung saan, meron silang good crowd control and disable from the Earth Spirit. Plus yung Ancient Apparitions global ano, global presence na kahit saan
anytime or anytime and anywhere sa mapa, makakatulong with the Ice Blast. So, siguro mas gusto ko yung pick ng or ano dito ng GXR. GXR? Mm. Ako naman 496 siguro pagdating ng late game. Pero kasi Slark pa din naman to, maaga kasi nag-online yan eh. Pag may level 6 or may shadow dance na siya, kaya niya nga pumalag dito. And kahit nga level 1 level 1 pa siya, kahit ka pa siyang level 6 dito. Diba, makaipon lang siya ng maraming adjust. Kaya na niyang pumalag agad ng early game sa mama sama dito. Pero, pakilala muna natin on the Radiant side, 496 Gaming, Hong Hong ang gagamit ng Tiny. Yasi sa kanyang Hoodwink, Bombi for the Phoenix, that BB sa kanyang Tidehunter, at si Drew ang gagamit ng Antimix. And for the side of GXR, 3-4-3 sa kanyang Ancient Apparition, Alacrity sa Storm Spirit, IYD for Slark, Poloson sa kanyang Earth Spirit, and Mizu will be playing, or si Miracle sa kanyang, Miracle sa kanyang Death Prophet. Let's see kung okay. Anong magiging discarte naman nila rito sa una. Hindi ko sure, hindi ko nakikita yung wards kung may naglapag. May naglapag ba ng wards? Kung sinong nauna. Patent sila rito. Yun, pinakita pala alo na ano. Mababa to si Hong Hong dito ng ano, ng puno. But, ayan nga, tignan natin dito ang magiging kasama ng ng AM dito might be Phoenix, so medyo mababa lang yung kill potential nila dito sa bottom lane. Baka sila yung ano, yung maharas din dito ng ano, ng Death Prophet and Earth Spirit, 'di ba? If ever man nawala pang Icarus Dive itong Phoenix, pwedeng-pwede nilang hulihin ng hulihin. Hindi talaga maglalagay yan. Never ka maglalagay ng level 1. Or pwede nilang i-force out siguro. Magpapakamatay na lang yan sa ano, kaysa maglagay ng level 1 Icarus Dive yan. Kailangan mo talaga dyan Fire Spirit dahil walang gagawin yung Icarus Dive doon. Pag nag-dive ka doon, di parang ka nagpamikasi drop doon. Yappy. Siguro, so, pwede nilang i-force out nga din no, na yung level 2 din na magamit, if ever mag Icarus Dive nga din agad, magamit ito ni Bobby. Pero kita mo naman din yung harassment eh. Nung GXR dito kay Phoenix sa gilid, medyo malambot pa. Ang kailangan gawin ng Phoenix doon is mag-spam siya ng Fire Spirit para hindi malasit yung range crit nila. Kasi kapag nakakuha nila yung range crit doon, yung first wave, magle-level 2 sila. So maunahan agad sila in terms of level, mas ahead sila. Diba? Yun yung kailangan nilang gawin. While for Poloson naman, yun yung kailangan niyang ting gawin. Kailangan niya mapigilan yung Phoenix na gawin doon. Diba? Kasi meron silang pang last hit dito eh, which is ang kinuha ni Miracle dito at level 1, yung ano, yung Creep Swarm. Diba? Ayun yung kailangan mo para malast hit mo yan eh. Pero dito sa Tassi, yung In Your Dream, dito ah, nirarai clicks lang yan. No? Ang kulit din kasi nitong Hoodwink eh, medyo bossed dito sa lane, and being a range hero, talagang mahaharas itong si ano, si Slark. Maliit lang ang damage niyan, pero sa kabilang side, Bombi. Nabigyan nila essence si Miracle. Oo nga. Nabati yung sinabi ko. By QNXBet. Register na kayo and use our code LupolWXE. If you have questions, anything related about QNXBet, mga sir, PM lang kayo sa QNX page. And huwag yung kakalimutan, syempre. Bet responsive. Nabati nga yung sinabi ko na mababa yung kill potential ng GXR dun sa bottom lane. And yun nga, si Earth Spirit pa yung namatay doon. Siguro yung harassment lang nung Fire Spirits din, laging tumatama yung DPS na damage. Medyo masakit din naman yan. Eto, may nagtatanong anong oras daw ang upper division. Around 3. After neto, guys, Execration versus Lilgan na agad. Dapat 3 PM, mga sir. Siyempre, schedule may change due to length of game. And katulad nito na nag-3. And it's already 2:30. May possible na, di ba, hindi ito matapos agad ng 3. May breaks pa. Pero wait lang, Miracle. Oh, Mizu! Nagagano siya dito. Buti na lang nagulungan ng roaming boulder. And makakapatay pa nga sila rito. Mapapatay niya yung Phoenix sa kabilang side naman in your dream. Kapatay nila itong si DotBB. So let's see, pwede pa to. Pwede pa nilang i-go yung AM doon.
makatamaan ng isang swarm since he has mana. Pero mukha hindi na nila i-go. So well played. Let's see. That BB. Tignan natin kung anong discarte nila rito. Oh. Nahihirapan sila rito pero oh, wait lang. Spirit Siphon. Blink out. Na-force nila mag-blink. Itong si ano. Itong si AM. And oh, yun lang. Tapos magad nga ng kill dito with the dark baby. See? In your dream? Level 3 itong si, ano? Hala, wala si akong mic. Slark. Hello, hello, hello. Nakawala ata ako. But, ayun na nga, nabigyan nga dun yung ancient apparition. Pero ito na nga, grabe na naman. Napapatingin na dito si in your dream. Kapukul lang sa puno. So, 3-2 ang ating score. In terms of kills, tumataas yung killing potential ng ano dito. Ha? Nag-engage siya sila na nag-engage. Nag-uulan kasi sila for that 6-minute mark din. Eh. Kailangan malakas sila sa 6-minute mark lalo na kung mag-detend sila ng mga bounties. Bilis ng item ng Hoodwink. Meron na rin siyang earn. Wink-wink is the key. Daw, sabi na ba, binabarang nyo kasi yung Hoodwink, guys, eh. Sa NA naman kasi yon hindi gumagana. Sa C muna tayo, and let's see kung tatalab yung Hoodwink pick dito ng 496. Pero Alacrity sitting at level 6, mas nakakalamang siya in terms of level against this Tiny. And, siguro, pwede tayo ma-expect out in terms of this Tiny, pero nakapag-blink out just in time itong AM natin. Hmm. Di pa namatay, DP namatay, di ba? Oh, ano ba? First Blood? First Blood kanina, ano? Namatay yung First DP. First Blood yung Nakawala ES. Phoenix. Phoenix. Ano ba? DP ba yung namatay? Okay, okay. Basta First Blood nakakuha ng 496. Phoenix yung naka-First Blood. Kung First Blood yung tinatanong ko sa chat, ha? Pero 343. Let's see. Yan lang, delikado siya dito. Pero masakit yung hataw. Na out of position na naman. Ako po, inaabot. Hindi maabot dito yung ancient apparition. And yes, he's on a very bad spot. One more right click and this moving will surely fall down. Ito na nga yung rotation from his ES. Tingnan natin. Radiant structures are fought. Double damage. And don't hang. Ganda ng dive. Plus that, Sunray, kaso tinigil din niya. Nice, patantata nila yung Suburiton, pumatok. Nabura si Hanghang sa mapa. Haki, nandiyo ka ba? Napuputol ba yung mic mo? Yun, mukhang nawala nga si Haki. So, eto, for Mizu. Let's see. Yung harassment dito ng DP, kung mag-workout ba? Road rotation pala, by the way, kay Poloson. Tingnan natin kung paano kung mag-rotate sila dito kay Drew, pero nako yun lang spotted yung Earth Spirit. Taas na rin ang level ng Earth Spirit, ah. Level 4 na rin. Kung paano nila papatayin itong AM, paano nila mapipigilan mag-farm to. He now sits at 40 and 12. And direct walang mic siya nga, si Aki yata. Or hindi ko alam, baka ako yung wala. Guys, sino na rinig nyo guys? Ako o si Aki. Kung si Aki, press 1. Kung ako, press 2. Yung hindi niya naririnig. So, malamang. Ayan. In your dream, tamang kalabitan lang sila dito nila .bb. Dark pack tatama plus that pound. Sige, right click. There's the anchor smash. Pero he should be fine. Hello, okay. Hello, so, rinig ako. Hello. Ayan. Okay na ba? Hello, we. Ayan. Ah, ikaw ang wala. Napuputol yung mic mo. Napuputol yung hello? Mic mo, Aki. Hindi mo akin hello, nata okay ako na. Naririnig. Naririnig kita dito sa village.
Ayan. Thank you, Lord. Ako'y nakakarinig na. Ay, nawawala yun sa'yo. Hindi mo ako naririnig. Hindi kita naririnig. Nawawala. Pero ito, yun lang. Let's see. Poloson. Kalinig sa God. Nabigyan na itong si Poloson. Let's see. Good acorn shot. Dito kay Yasi. Nahabol siya kung dito ng Alacarte at level 8. Tumama yung overload plus that vortex when Hoodwink is down. Pero dito naman sa kabilang side, IYD. Ang yun na kapilang BDB lang. Taas ng level ni In Your Dream. Ha? Wala pang Ravage available for this Tidehunter. So talagang medyo madedelay yung pag-ikot ng 496. Pero looking at the bottom lane, mukhang nakaka-push naman din itong AM. Level 6 na siya do. Meron na siyang void available. Pero kasi pag ganito na nabe-behind yung ano yung Tidehunter, kailangan mo pa niya ng ano eh. Kailangan mo pa niya ng Blink Tagger. Let's see. Wala ka rito eh. Pa-farm din muna siya rito. Pa-farm na lang siya sa triangle ng kalaban. Pinipigilan din nila maka-farm yung Tidehunter. And Poloson, kulang siya ng konting XP nito. Kailangan niya mag-level 6 right before mag 10 minute mark and mag-co-connect. Yung rolling board, yung rest of the board. Oh! Yung ice yun blast. Yung lock! Kasi yung umaka! Madali dito. Kaya Alacrity at delikado pa nga yung AM. Minahabol siya dito yung mga board. From that exorcism, hindi nga lang umabot. Pumasok pa itong si Phoenix dito. Si Poloson. Yung panghusal mo nga dito. Sabi ka. Nasusunog yata. Yun lang. Pero si Poloson, namatay din sa kamay ni Bombi from that dive and fire spirits. Pero 3-1 exchange in favor of an end of the oh, pero munti ka na din dun si Drew. Buti na lang din nakapag mamba out siya. And 2 components lang yung kulang para sa kanyang Battle Fury. So hindi pa natin nakikita dito na nagamit yung Ravage itong si .bb. Let's see kung ima-maximize na nga ba nito or farm muna. Sasabayan nila ng farm man itong ano, itong GXR. Pwede ko lang ano yun ito eh. Since si Mingso nakakapag... ano nga pala ito? Offlane nga pala ito. Baka yung magiging next item nito. Ito siya mag-yun sa tingin ko eh. Pero .bb, wala pa tayo nakikita ng Ravage sa kanya. Hindi pa rin siya tumatalon sa kahit sun lane. He's going for... Ano nga gawin nun? Ay hindi, yung Diffusal Blade, yung Slark yun. Hindi ko magana yung Hoodwink kasi wala yung... Bawat retake niya, hindi naman sila nakakapatay eh. Una pa siyang namamatay, hindi rin sila nakakaroon ng earn charges. And let's see, Drew? Pwede siyang patukin yan. Kakasabi lang. Napasok na nga nabigyan dito yung AM. And on the other side, yun natin. Hindi tumama dito yung ultimate itong si Yasi. Pero the toss will be there in your team. Mapapa-TP out. Enough na ba yung time? And yes, it will. Makakapag-mamba out kasi Slark. Tamang tip nga sila doon. Nag-miss yung sharpshooter. Kung tumama sa ano yun. Okay sa ano eh. Pero 9-5 in favor of GXM. Let's see. Mukhang makakapos sila dito. Oh, rolling boulder. Plus the ball lightning dito kay Yang Hang naka-silence. There's the magnetize. And mamamatay eto si Yang Hang. They're looking for Hoodwink or possible yung Tidehunter. Ito ba yung Tidehunter? Nakalayo na pala. So si Hoodwink, makakatakba rin. And 5-10 yung score natin dito, no? Nakakalamang ng bahagya ang GXR. And this is looking good kasi pwede nilang i-force out na matapos agad yung game dito pala. At hindi na paabutin yung yung time na makukuha ni itong si AM yung items niya. At mag-online din siya. Okay, spotted dito itong si Bombi. Tingnan natin kung tatalon nga ba si Storm Spirit. Pero hindi, si Storm Spirit yung tumalon dito. And there's the Supernova. Right click lang muna. Enough na ba dito? Alakit yung makuwanigil. Buti tumama yung sharpshooter. Kaya namatay yung Ancient Apparition dun. Pero kung hindi napatay yung Ancient Apparition dun, dapat kanina papatay yun sa Supernova. Pero on the other side, napatay niya itong si Alakit. Is under attack. Yun lang, nabigyan. Radiant's middle tower is under attack. Tignan natin, in your dream.
konti na lang for his diffuser blade. I think mga 200 gold away na lang ata yun. After that diffuser blade, pwede siyang mag ano eh. Ay, magandang item niya. Pwede siyang mag BKB. Ayun, 100 na lang. 150. Makakuha na siya. So, let's see. Ayan. Hindi ko na naman naririnig si Aki, ha. Baka nasira na naman yung mic. So, itutuloy ko na lang muna mga sir, ha. Baka may problema yung mic nila, eh. Let's see. Pero ito, uy! Tumama yung shot! Hello, hello, hello! Uy, ayun lang! Okay na? Okay na, okay na. Okay, silence dito, tatama on to Bombi at makakuha ng isa pang kill dito. Itong side ng GXR si Yasi, yung ano, yung hoodwink natin dito, makakatakbo siya. Pero ito na nga humong dito with a blink in, but ito, happy enough. Pero ito na yung Ravage! Kita, Pino, magandang si Alakti, maganda nga itin. And tingnan natin, low health na nga rin itong apa, kung pamamatay na. So, Exxon mapapakot pa rito nung lumaban. 2 versus 4 to mga idol. And Exorcist si Bumi popped up. There's the Spirit Siphon dito. Lalaban pa nga pero may tower pa dito. Super na Bumi committed on the other side. Pero kailangan na muna magbulas ng side ng GXR dito. Walang tatamaan yung Supernova, pero si Fu nandito na rin. Going for the chase, that BB, medyo kulang din siya sa mana dito. Pero let's see kung makakapag-mamba out nga ba. Ito na yung start, yung final boss natin. Dalawa yung maista ni Woodwick dito, but still. Yun lang, parang match pa rin yung clash na yun dito. Buti ka mo, tumama yung bushwhack dun sa dulo kung nagkataon. Yari sila dun sa ano. Nakagamit na kasi ng dark pack yung ano yung Slark eh. Pero for Tidehunter, kahit namatay siya dun ha, good ano, good ravage yung sana yung kanina eh. So, kulang pa rin talaga sa follow up. Kailangan kasi mapatama yung sharpshooter eh. Para kahit paano may burst sila eh. Pure damage din kasi yan eh. Well, let's see. And wala na naman ang atang mic si Aki, yun lang. So 14 to yung ating score, 2K, ayun pala. Hello, nawawala ba? Nag-chappy, nag-chappy? Hindi, nawawala na yung mismo talaga. Pero ito, that video. Okay na, ayan. Fine, Hunter! Sinamaan pa nga ng magaling. Dyer's middle tower. 3K gold lead and tignan natin, hunghung makakuha siya ng invisibility rune muna. And eto na yung isa sa mga magandang rune pang ano eh, pang laban talaga or pang bigla dito. They might want to push this tier 2 tower on the top lane. And Drew sitting at level 11, going for Yasha na siya. Radiant's bottom tower is under attack. Na, pipit pa si Paul. Radiant's bottom tower is under. Things are not looking good for the side of GXR. Oo. Natin na papasok. Tingnan natin. Uy, speaking of GXR, ako nabigyan na naman si Dark BB dito. Yes, ravage though, pero mukhang hindi na niya magagamit. Bombi na, espatan pa rin dito ni Alakki and Sophia. Then, Phoenix, sasama pa yata sa team si Hong Kong. Silence will be there. Pero may tier 1 tower pa itong 490 game. Hindi natin na baka ma-out of position yung GXR at makabawi ang 490 dito. Pero wala nang matatakbon Tiny. 3 man down na naman sila rito. Nanalo naman sa teamfight yung ano. In terms of malalaking teamfight, nanalo yung GXR eh. Sa yun nga eh. Pero yung mga pick-off, oo. Oh, nakakapitas-pitas yung 496 pero yung talagang teamfight and pagkuha ng objective dun sila nakakalamang din. And let's see. Kasi para sa akin, ano eh, para sa akin kailangan talagang i-end na din ng GXR to habang wala pang item tong si, ano, si Drew. Hindi pa rin nila dinidenay yung tier 1 tower dito, tama lang. Para hayaan nilang pumarch ng teamfight, etong, ano, GXR. And, ultimates are up for 496. And, yun lang, biglang nagkapos. Na-dinser dito si Yasi. So, let's see.
Ayun, habang may pause, mga sarigan, guys, you're watching the official Filipino coverage of the DPC 2021 Season 2 for the lower division. Ayan, 496 versus GXA or Galaxy Racers. So, after nito, we have upper division. Execration versus Lilgan. Ayun. Must win situation for Execration kung gusto na yung makapagsabayan dun sa mga magkakaroon ng tie breaks later dun regarding sa result nung game din nung ating game din is TNT versus Fnatic. Tapos bukas Neon and T1. And after naman noon, marami pa tayong magiging games kasi for sure there will be tiebreakers, no? Hindi pa lang natin sure kung ilan yung magiging tiebreakers, pero parang tatlo na. Yung teams dito na possible na mag-tiebreaker. And yeah, going back to the game muna tayo dito. Smoke for 496 Gaming. Nakahanap pa sila ng kill dito. Hindi naman nila nakakita yung team. And nakahanataan na rin si Merakin na nawawala yung 496. Let's see. Ako nakabato na ng side. Binigay lang lahat sa isang hero. Dito kasi buhay pa nga rito si Mino. Magamit ang supernova dito. But Kiko still fall down. Pero yun na nga, nakalmot na nga ni In Your Dream dito itong Phoenix and Human down for 496. I don't think na hindi sulit yung pagbigay nila ng lahat ng skills sila for that Dead Prophet alone. Pero In Your Dream, na mali nga lang siya ng posisyon dito. Pero ito na yung anti-mage siya. Ating makakapag-bring out nga ba siya? There's the Rolling Boulder. Tatama dito for this anti-mage. Pero tatakbuhan lang muna sila ng 496 dito. There's the toss. And let's see, kulang sila dito. Dalawang heroes against 3 heroes. 496 dito. At eto na nga, just in time, makakapag-void. Etong si Drew, nakakurot pa nga ng kill doon sa gilid. Wait. Nagpabawi sila. Okay na sana eh. And I stand sa tama. Kasi yung hung. Na-jokes to go. Jokes to go by Alacrity. Pero once again, buhay na nga itong Death Prophet. Hindi nila maayos pa dito yung heroes ng 496. At nagpabawi pa sila dun. Masyado silang maraming skill na kinumit dun sa una. Sa Death Prophet, hindi naman namatay. And hanggang ngayon, naandyan pa. And nabubusit na lang ata. Hindi na atak, walang mana. MP5 mana lang siya. So, bumaba din ng 2K yung lead ng GXR dito. Dahil doon sa mga nila. Kayang lamang na din kasi nila, pero Hong-Hong once again, ako pumukhang na-bait out lang itong tiny natin. Merong ulti ng hoodwink doon sa gilid, pero walang tatamaan to. Napa-use, pero this tiny will still fall down. Huli pa nga itong napakalikot na hoodwink na to. At human down na naman. Ako, wala silang mga ultimates dito. Let's see, Bombi might try to go out dito, pero wala na siyang skill din na maibibigay. Mega kill streak pa nga for the Storm Spirit. So, ganun pa rin, in terms of malalaking teamfight, nandito pa rin sa side ng hindi naman kasi sila ultimate dependent eh. Kung meron lang silang aantayin dito, yung Death Prophet lang eh. Ice Blast, kahit saan naman yan, basta available yan, pwede mong bitawan yan. Kahit sa mukha, pwede mong bitawan yan. Pero ito, Death Prophet, nagpumit sila ng exorcism dito. Ultimates are up on 496. Pag nakuha nila itong Aegis na ito, pwede silang gumulit. 496. Pwedeng gumulit 496 dito. Masyado nga lang maaga yung timing ni Yasi. Wala siya, bye. Back to, mamamatay na. Oo. Pero exorcism will be used para dito sa Roshan attempt ng Galaxy Ray. So yun lang, hindi na rin pinapaklapit dito yung side ng 496. There's a damage, pero walang follow-up dito si Hong. Nakaipit pa nga, pero Drew doon sa gilid. May nakakurot, that will be the APA. Pero D-man down. Paano sila makakakontest na ito ng Roshan dito, Village? Yun yung sinasabi ko, masyadong maaga yung gusto nilang gawin. Diba? Maganda yung intention to fight. Ang problema, maaga yung timing. Yung exorcism pa, lumalaban na sila eh. Diba? Kung wala yung exorcism doon, pwede sila lumaban. Tignan mo, pagpatok nila, patay agad yung tapo. Tignan natin kung paano masosolusyonan yan. Pwede sila mag-farm saglit dito, push down tier 1 tower dun sa top.
Para wala nang outer towers or even yung mid siguro. Stupendous. Pero eto, Drew. Magpapa-clear lang niya yung waves. Para kahit papaano, mabalance lang yung equilibrium. Making sure na nakukuha niya yung framing pattern, pero yun lang. Alacrity, another kill for him. He just took down eto si Yasi. Para alaga-ala yung Woodhood win. And, ako po, ito yung sinasabi mo, Tito Pilatso, na talaga silang iniintay na timing. Walang magkakay na sa pamilya ito, si Drew makapag-blink up, pero the rolling water will catch him out dito sa gilid. And 3-4-3 mo, kung mapag-burst down nga ata, dito mamamatay siya with that combo from the Tiny, pero doon sa gilid, meron silang tinatrabaho, Drew will fall down, supernova, natatama nga kay Alak dito, pero makapag-mama, pa yata, yung Storm Spirit dito, this might be a turnaround pa. Para sa GXR, but that's just the AGs being popped out dito. Naku po, the end is near na nga. Okay, I did it my way. Doon. Wala ka na lang AM, lumabang ka pa. Lang eh. Radiant's mid tower. Naipit na din ata kasi sila doon. Radiant structures are fortified. And Exo dito, i-commit na nga for the tier 2 tower ng 496 dun sa kabilang dulo. Nahuli na naman yung ano dito. Ano bang tawag dyan? Squirrel yan, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko kasi ginagamit yan. Alam ko lang yung mga squirrel. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop yan. Pero kulit eh, no? Oh? Mga 4 stop in. Yung mga 4 stop sa kanya. Yung Tide Hunter. May 4 stop ba yung Tide Hunter? Siguro, may dagger na ba siya? Hindi, no? Na-force stop yun, tumunog eh. Ayan na, nagsasaya na yung mga naman babarang natin sa chat. Wink, wink is the key daw. Dagang bukit double daw. Double damage rune. Pwede na naman gumawdi dito sila may Heracle or itong ano. Yun kasi yung mahirap sa 496, diba? Kailangan paglalaban sila merong Supernova and Ravage. Kaso lagi silang naka-caught off guard ng GXR kasi yung Storm, talon lang din ng talon eh. Eh yun nga dapat ang inaantay nila eh. Once na tumalon yun, kailangan naka-ready ka na sa Ravage. Yeah, pero yung mga nakaraan, diba? Mga nakaraan, wala silang mga Ravage na naunahan sila ng GXR dito. Pero... Hold on, Parasite ng 496, make it free. Panga, nahuli pa dito si Mung Hong, this Tiny. No way out, it's Hong Hong against the world. Ibang heroes to. Wala na. Nakatigi ata. Isang teamfight na lang siguro. Pero may AM sila, hindi nila susukuhan yan. Hindi rin magde-depend yan, ipupush lang na yung tubak na lang yan. Ibigay na nila yung big time. Radiant's middle ayun nga. Ayun nga yung ginagawa. Tulad nga nang sabi ko. Nakakukunin nila itong tier 3 tower. That's a set of max. And yung AM, basically, yung itas yung game. Para kahit pa paano, ma-delay nila yan. Ayun, yung AM, nasa gitna nga. Magandang siyang maka-ispatan ng Earth Spirit. Mayroon kasi pag na-ispatan ng Earth Spirit, makasa-silence. Dire-direcho yung stunts dito, plus sa magnetize. Na-smoke na naman dito yung 496. Ano natin? Kahit one time daw. Actually, maganda naman din talaga yung ano yung combination sana ng 496. It's just that hindi nila nagagamit efficiently. Or at this point, hindi na enough yung ano nila, yung combo nila eh. Kasi meron na rin enough farm yung Slark and yung Storm. Diba? Minsan nauuna lang din mamatay yung Phoenix. So... walang Supernova Ravage combo. Nasayang yung smoke dito. Kumukonnect naman yung ano eh. Kumukonnect naman yung Supernova eh. Kumukonnect yung Supernova kanina mga dalawang beses. Pero ito, nulo, ano? Naka kayo, Fes! Enter na natin kung ano gagawin din. Pakaisplat, sinayangin na muna lumipad. And Alacrity will go down. Or rather, si ano, si Hong Hong pala. Si Alacrity yung makakakilotan natin. Ball in life with that. Patay na naman yung Tide Hunter dito. So, 3 men down sila rito. Let's see kung anong plano nila. Hindi na gawa ng dalawa dun. Nag-reos yata. Hindi
Tignan natin kung anong plano ni Hydro dito. Pumupugak lang siya dito eh. Drew. Mm-hmm. Ito na lang kasi talaga yung pwedeng gawin ni Drew eh. Diba, madelay dito. Naku, na-stuck pa sa... Na-stuck pa sa cliff yung ano, yung ilog. Hindi, chinek niya ako. Chinek niya ako may wards. Mm-hmm. Baka kasi may... Alam ko na-check siya kung may wards eh. Hindi ko sure ha. At saka, additional vision din kasi. Kahit kung walang wards doon, additional vision. Tulad niya. Diba? Nagmanta siya doon, parang nakita niya kung may tao. Problema, may nakakita na. Online, sobrang online na ng heroes ng Galaxy Ranger Esports dito. Parang pinapatagal na lang din ng ano eh, ng 4916 game. Hindi sila tumatawag din ng GG dito. Pero at this point, with this huge gold lead from Galaxy Ranger Esports, kayang-kaya na nilang i-nose out yung game. Pumupit pang maayos pa parang yung TP out. Kukunin lang nila yung Prox. Pwede na silang mag-background dito eh. 2 sets of Prox, pwede na nilang kunin yun. Let's see. Habang wala rin AM. Radiant's middle barracks are under attack. Yeah. Itawag nyo na daw 496. Sumusuko agad kayo guys, sila nga hindi pa sumusuko eh. May AM pa naman daw sila daw. Radiant's top tower. Pero top lane, kailangan iayusin ng DXR yung lane nila dito. Radiant structures are fortified. Hindi nila kukunin yung gitna at saka ano. Ah, hindi! Ah, tama. Inuna nila, mas gusto nila outer tower muna kaysa sa hydrant dito. Okay. Kasi magiging parang agad ito. Spirit, nakapagod nila Aeron si 496. Again, naka-BKB. Pasok. Naka-BKB pa yung Storm Spirit. Let's see, may naito. That's the Earth Spirit. Pero gugulong lang sa palayo. Walang manas. Try to be sane. Lose together, win together, stay together. Wala nang outer tower. Hey! Dyer's middle tower. Kasi mas okay na din, I think na yung nice na yung lane dito for the next Roshan, di ba? Para wala nang pathway yung 496 dito na makapag-contest pa. Kasi may tier 1 tower din dun eh. Diba? And habang nag-iintay pa sila ng Roshan dito, pwede nang i-pin down itong 496 gaming sa base nila. Pero yung AM, nandoon si may kubaw. So, may kubaw, ibabaw. But yeah, sinabi nila naman dito ng Stark. Might fall down, pero matotoss back siya dito. BKB will be used para dito kay Stark. Pero si Colossal kumasok na nga dito. Wala siyang mana na uubusan. Paano nila papatayin ko yun? Wow. Bakit po? Nakakuha pa nga ng kill dito. Mizu falling low on his health, pero may BKB siya dito. That BKB will fall down. Siya, yes, tamang ma-equip ng kill dito. Makakuha sila ng kill to. Pero the damage is overwhelming para sa side ng GXR dito. Behind down. At natin sila na BKB. Dati mga kaibigan, trabaho parangal lang muna for in-year team. Set of rocks lang muna. Wala silang AM dito, walang buyback yung AM. Finally, nakapulok din ng magandang Ravage. Pero bugbog na sila rin ito. 45-18 yung score. 20k gold lead. Gigi na. Gaming na alam naman natin isa sa mga malalakas sa teams yan dito sa Southeast Asia, pero I think yung synergy lang siguro ng GXR, 'di ba? Napakaganda din and wala silang naging problema kahit meron silang stand-in. Oo, hindi sila mag-aaral ng problema din. And kung ganun lang din ang ganun yung laro ng 496, kaya talaga tapusin yung laro diyan. Pero yun na nga, mga sir. So that's our game. For the lower division, up next is our upper division dito sa C. And Execration versus Lilgan. I know you guys thinking na parang no bearing since last end na yun. Pero for Execration, this is a must win for them. Parang nga tulad nung sinabi ko, makapag-quarter sila nun mamaya. So abangan yan.
Hindi ko alam kung sino yung magkakasori, nakakalimutan ko. But still, make sure na nakalike kayo. And also, bet na kayo, PNX Bet. Register and use our code Lupon WXC para makapag-bet kayo sa mga favorite games nyo. Lalo na mamaya, may TNC pa, tsaka Fnatic, mamaya ang possible 6 p.m. So, ayun. Sibat na kami para makapag-prepare for the upper division. Kami naging casting for this game, Beats Pillage. And this is Aki. Sana kayo ay nag-enjoy, guys. So, keep on sharing the stream and keep on supporting itong Kuya Nick page by liking and following itong page namin. So, yun na nga. Maraming maraming salamat sa mga nakasama namin. Mamba out na po kami and have a good day. Mag-subscribe na. Who discovered aeroplane? Asalo? Aerospeed! Magbigay ng klase ng kape. Oh, yun yung sagot ko. Bala ko. O kopi ko. Oh.